do the second episode. Hindi, ano muna tayo? Hi, welcome to AM Talks. Tapos ikaw na yung... Kasi assign it. Naalat anak ba? Sige, sige. Nililider-dideran mo ako ba? Ano mo silang show? Halika. O, ako na yung mahaba. Hi! Welcome back to AM Talks! Yan. So, welcome to our second episode. Okay, for this episode, we'll share to you our cabin crew journeys. Yan, kasi medyo mas nire-request yun dahil madami tayo aspiring crew. Yes. Little background na lang muna bago kami ng cabin crew. I took up business tourism management in CU, Manjola. Ako naman, I took up same business tourism in UST. Was it my first choice? Hindi. Siguro nung high school kasi, fourth year ganyan, wala kasi sa isip ko yung pag-FA. Parang hindi ako masyado na-introduce. And meron kasi kami sa school namin before na yung test, para malaman mo kung saan ka talaga dapat, kung saan field. And lumabas kasi sa akin is desk job, office job talaga. Kaya lang kasi, deep inside me, itere. Maarte na talaga ako. How much is this one? Gusto ko yung nagbibihis, gusto ko yung nag-heels. So, may nagsabi may ganun daw. So, yun yung tinake ko na course. May nagsabi may ganun daw. So, yun yung tinake ko na course. And ayan, luckily, tama naman yung napili ko, di ba? And ayan, na-attain ko naman na, oh my gosh. Cabin crew na ako. Yun. Yeah. Ako naman, torn ako before. Gusto kong mag-crew, pero di lang halata. Before, I don't know, mahilig ako sa math. So, sa UST, ang first choice ko, tourism. Second choice ko talaga, accountancy. So, in both courses, sa tourism, for interview ako, sa accountancy naman, waitlisted. So, medyo yun yung nagpa-clear kung saan talaga yung path ko. Mm-hmm. Buti na lang din. Mm-hmm. Kasi I'm really happy kung ano, kung ano yung career ko ngayon. Ayun nga pala, yun yung time na ano, share lang namin, yun yung time na lahat ng tao, lahat ng friends namin nag-nursing. Kasi yun uso nun. So, kami yung mga medyo kakaiba. Oo. Isa pa yun, follow your gut kung ano talaga yung gusto nyo. Wag makigaya lang. Kasi career yan eh. Doon ka talaga sa kung ano yung ano, sa dream mo. Oo. Kasi tsaka ano din eh, like gaya niyan, kung 4 years mo siyang kukunin, so 4 years mo siyang paghihirapan. And kung hindi ka happy doon sa course mo, mahihirapan ka. And I highly doubt na magagawa mo siya ng super smooth. Kasi nga, hindi ka happy. Mm-mm. Tsaka ano, isa pa, contrary to what other people think, lagi kasing sinasabi na pag-tourism, ay, magaganda lang yan. Alam naman na. Hindi, pero diba, pag tourism nun, ang babaw ng course, diba? Kasi ako, na-experience ko yun sa ibang friends ko. Kasi nga, dati, maano naman ako mag-aral. So, nagulat sila na, ay, baka tourism lang? Eh, diba, smart ka? Hindi, totoo. So, hindi totoo yun. Hindi porque tourism, madali ang buhay. Hindi po totoo. Nasa, ano, wala talagang madali in life. Nasa, ano yan, kung ano yung gusto mo, dun ka. And mahirap ang tourism, ha? Hindi lang naman yun, ano ko, ano lang i-imagine yung pinag-aaralan namin sa tourism. Kalaata nila nag-makeup ka lang sa ano. So, wala pong madali, hindi po totoo yun. Huwag kayong nagpapalait. Iba-iba yan, iba-iba tayo ng karera in life. After namin kunan yung courses na yun, so, naging crew kami, pero hindi din ganun kadali. Yes, hindi agad-agad. Mm-mm. So, ako naman, nag-start. So, after graduation, ang goal ko lang talaga is makapasok sa isang airline company. Kahit anong position. Kasi parang feeling ko, once na nakapasok ka sa airline company, magkakaroon ka ng ano eh. Parang you're the first to know kung mayroong hiring ng cabin crew. So, ganun lang. So, natanggap ako for reservations, call center agent. Nag-work naman ako doon for a month. Luckily, lunch break yon. May lumapit VP siya. Ay, nalook niya ako kung gusto ko daw mag-apply. Kasi mas hiring nun sa Zest Air.
So pag sabi niya, gusto mo ga-fly? Oh, of course. Sabi ko. No. Sabi ko, pwede po ba? Sabi naman niya, pwede. So nagbigay ako ng resume ko. But then, nainip pa din ako kasi nag-apply pa din ako sa Cebu Pacific. It's gonna have to be a no from me. It's a no from me. It has to be a no from me. Lang, hindi ako natanggap kasi maliit ako sa height. So, pero hindi, after nung pagka-reject sa akin ng Cebu Pacific, nakatanggap naman ako ng text galing sa Zest Air na for interview na ako. And after that, panel and then swimming na agad ako. So, ayun. May pa-outing. Bahay. So, ako naman, out of college, pagka-graduate, na-hire ako sa isang startup airline. So, yan. So, dahil bago ka, you're just excited na maging cabin crew. Kahit anong airline yan, di ba? Mm-hmm. Kahit saraw airline yan, apply yan. Minded. Yes! Yes! Diba, ganun yung feeling nun eh. Kahit anong narinig mo hiring, talaga, umipit yung bet mo. So, na-hire ako sa isang startup airline. Nag-training ako for 2 months. So, nakalipad ako sa airline na yun. Na-release ako sa aircraft nila, which is yung MD-83. Okay, but then unfortunately, nakaramdam kami ng pag-alog. Medyo naging shaky na parang may mga signs na nga na hindi kami kumikita. And then, after a few months lang, ayun na nga, parang naramdaman na namin na magkuklose. So, katulad ng sinabi ni Mary, nagkataon naman, yun nga yun, masayin na Zest Air. Naka-apply naman ako agad and nakalipat kami. So, galing sa airline na yun, 6 kami na magbabatchmates na nakalipat doon. Same year kami pumasok sa Zest Air. It's 2011. Although nauna siya sa akin, Feb. Mga ganun. Mm-hmm. Ako parang mga July. July na. So, senior ko siya. Yes. Si Miss Aubrey. Tawag niya sa akin natin, Miss Aubrey. It's Miss Aubrey. First time namin nagkita ni Mel sa crew lounge. Crew lounge, yes. Ng Zest Air. Kasi, kung napanood niyo yung aming first vlog, nasabi niya na ako kasi matandaan ako sa face. Kahit matagal na kita nakilala, marirecognize talaga kita. Mm-hmm. So, nakaupo siya dun sa lounge dahil bait na bait pa siya. Junior pa siya. Nakaganon lang siya. Parang hindi siya masyado gumagalaw. Tinanong ko siya. Nilapitan ko siya kung Marian siya. Kasi parang naalala ko siya. Yun nga, it turns out schoolmates kami. Kasi taga St. Mary's QC kami pareha. Amazing ng memory ng babaeng ito. God damn it, Gump! You're a goddamn genius! Kasi hindi naman kami magkakilala noon. Oo, basta nakikita ko lang siya sa mga hallway, ganyan. Basta nakita kita kung saan. Okay. Maalala kita. So, kagaya lang, since senior ko na siya, so, hindi naman niya ako in-endorse, pero since pag nalaman ng iba na friends kami, so yung maganda na yung nagiging parang pagtanggap sa'yo, hindi na nila iisipin na baka hindi to okay, baka hindi siya marunong, mga ganon. So, parang siya yung naging, okay yan. Yes. Oh, yes. Endorse. Hindi, pero kasi, di ba, katulad namin, dream namin parehas maging cabin crew. So, pag hindi ka pa crew, lagi mo siyang i-imagine. Pero pag nandun ka na pala, nakakabigla, sobrang nakaka-overwhelm. Mm. Lalo na pagka bagong crew ka, alam na alam ng tao yung itsura ng bagong crew sa mga seniors na. Kasi parang ikaw yung makeup mo, parang sobrang basic lang. Tsaka lagi kang pag-suppose diba, kasi kinakabahan ka. So makita mo yung mga seniors mo, talagang sobrang glam na nila. Uh-huh. Pero, tsaga lang talaga. Kasi, katulad nga nung pinag-uusapan namin, yung buong school life mo, pag kinumpare mo, dito ka lang talaga sa trabaho, nag-aral ng sobra. Lagi ka nagre-review. Kasi, hindi totoo yung kala ng mga tao na deserve ka lang na things. You're really there for safety. Kaya kung alam nyo lang yung mga pinagdadaanan namin sa training. So, dito, kahit kano katagal ka ng cabin crew, tinitrain kami every year. Yes. Para wala kaming nakakalimutan. Every year and every day. And also, tsaga lang, mag-pay off yun. Mm-hmm. Kasi katulad nung sobrang hirap ng pinagdaanan namin. Pero kasi ngayon, dito nakaka-proud. Nakaka-proud sabihin na kasi kami naman ni Mel, hindi na lang kami senior cabin crew. Cabin crew instructors na rin. So, kami sa company namin kasi hindi siya yung company na nag-skills lang sa tagal mo ng trabaho. Nare-recognize na yung talent ko, kung nag-excel ka ba, kung nagsisipag ka sa work mo, yun. So, ang saya nung feeling na alam mo naman nagtatrabaho ka lang ng maayos, pero nare-repay ka ng ganun, nare-recognize yung work mo.
lucky kami dun sa airline namin yun, sa Air Asia, since hindi nga sila tumitingin talaga sa senior. So once na na-proved mo yung sarili mo na you deserve the position, ibibigay nila yun sa'yo. For us, like guys, sa amin, na-promote kami as senior cabin crew. 25 lang ako noon. Sobrang bata ko pa para mag-lead crew. Pero binigay nila yun since nakita nila na kaya. So yun yung maganda doon. Ako naman, nung ano, kasi nung sa Zest, nag-C1 na ako. Pero nung may time na nag-merge kasi yung dalawang company, natakot na takot kami kung anong mangyayari sa mga career namin. Yung Zest Air, na-acquire siya ni Air Asia. So dahil nung nabili na siya, nag-merge sila, nag-retraining for bagong senior cabin crew doon. Sobrang saya, magka-batch na kami ang senior cabin crew. From then on, lahat na naging promotion namin, magka-batch na kami. So kahit sa cabin crew instructor, magka-batch na din kami. Totoo. Sobrang saya na yung mga ganong milestone sa buhay mo. Natatwice yung yung saya kasi magkasama kayo Sobrang di mo makakalimutan. Okay, so ngayon, so we have a pandemic. Yung airline industry, medyo sad siya ngayon. Okay, yun naman yung totoo talaga. Kami yung medyo tinamaan din. Pero we're very thankful for our airline kasi hindi pa naman sila nagbabawas. Gosh, thank you. Thank the Lord. Totoo. Siguro yun yung maganda kapag pipili ka ng airline mo, ng company mo. Oo. Find a company na hindi lang employees yung tingin sa inyo. Yung tingin nila sa iyo, family. So parang sa amin, sobrang swerte namin. Hindi namin ma-explain kung kaano kami ka-grateful sa Air Asia ngayon kasi they really find ways para hindi malagas yung all-stars nila. Yung as much as possible, sama-sama pa rin kami, di ba? Kung kailangan mabaloktot, pero wala munang malalagas. Malalagas. So, yun naman yung maganda doon. Pero sa mga aspiring cabin crew, so huwag kayong mawawala ng pag-asa. After this, we will rise again. Okay? Totoo. Sure yun. Ako sure na sure ako doon. Huwag nyong bibitawan yung dreams nyo. Kasi lay-lo lang tayo ngayon, pahinga lang. Pero kasi, since lahat tayo na-recognize na natin yung pleasure of traveling, na tayo mga tao ay na-reveal na sa atin na hindi sa buhay, hindi lang pwede trabaho ng trabaho. That na ini-indulge natin kasi that's how you truly live your lives. So, pahinga lang ngayon. Still work hard for your dreams kasi pag umukay naman to, yes, we're really excited to see you all. So, baka makita pa tayo sa mga hiring. Yan. Yeah. So, batian tayo dyan. Pagdating ng panahon na yun, see you. Fly with you soon. Yes. Itas na. Nagpanood nyo to. Yeah. Baka mamaya magkita-kita din tayo sa mga training. Dream lang ng dream. Always work hard. That's it. Bye. Bye.